Hello guys, this is Del Neo, alright, and I'm back, and I'm, hindi pa ito yung pinaka comeback ko guys, and bibigyan ko lang kayo ng konting update at saka konting plataforma or speech, ayan, sa mga taong nakakaalala sa akin, ayan, so maraming salamat sa inyong lahat guys, sa mga sumusuporta sa akin, lalo na si Mami Koy na nandiyan sa akin palagi. I love you, Mami Koy. Thank you very much. And also, siya na yung nag-alaga sa akin while na-operan ako. Siya yung gumagabay sa akin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami Koy, sa oras at sa panahon na binibigay mo sa akin. Ayan, thank you very much. Mami Koy, maraming salamat talaga, Mami Koy. And I love you very, very and also sa mama ko, ayan, thank you ma, lalo na sa kapatid ko si JR, ayan, malaki na itunong nila sa akin guys, yung maraming salamat ma sa suporta at saka sa tulong na binibigay mo sa amin, sa akin, sa pag-opera, sa aking operasyon. Kung makikita nyo guys, ayan, naghihilom pa, hindi pa siya ganun ka hinom na hinom. Medyo may konting sugat pa, so alam mo na kapag operation, hindi naman talaga totally ano to, sugat lang ng parang nadapa ka na galusa pa, tapos in the past few days, so 24 hours gagaling na eh. Pero ito talaga talagang operation talaga, so matagal talaga siya maghilo, mabuti ng ilang buwan. So yun, maraming salamat ulit kay Mami Koy, sa mama ko at sa kapatid ko na si JR, at mapang hanggang ngayon ay nagtatrabaho siya sa barko. Ayan, so JR, ingat-ingat ka na lang dyan, no? Huwag mo pabayaan din yung sarili mo. And also, syempre na-expose ka sa labas. Ayan, so konting ingat lang kahit na nasa barko ka, may mga kasama ka din dyan, so konting ingat pa rin, bro, konting ingat pa rin. And also sa Ching family, ayan, na nagbibigay ako sa kanila ng update ko naman yung nangyayari sa akin. Ayan, maraming salamat din po sa suporta. And sa aking page, sa aking fans, sa aking mga followers, subscriber, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And yes, my operation was successful. Kung mapapansin nyo guys, hindi pa to yung pinaka-comeback ko. Baka isipin nyo, ito na yung pagbabalik ko sa vlogging or streaming. Katulad ng una na nasabi ko, magbibigay lang ako ng speech and konting pasasalamat sa lahat ng mga nakaalala sa akin at sa lahat ng mga taong nandyan para sa akin. Kaya sa... By the way, maraming salamat din sa Susie's family, ayan, yung aking branch dito sa SM City Clark, kung saan ako naka-duty dati at ngayon I resign na because of my condition, ayan, and kinakailangan ko din ipahinga ito. So, but anyway, medyo nag-buffering. But anyway, maraming salamat sa Susie's family and to all of you. So, once again, kay Mami Koy, thank you very much. Sa mama ko, sa brother ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa Ching family, sa Susie's family, sa lahat ng mga followers ko sa Facebook at sa aking YouTube, sa mga subscriber. Ayan, hinahanap na ako ngayon kung kailan ako magla-live at saka kung kailan ako mag-stream. Ayan, and ngayon sasabihin ko, medyo matatagalan pa. Hindi pa to yung pinaka-comeback ko. So, hinihintay ko lang talaga mag-hilom yung sugat ko bago ako bumalik sa social media platform o sa pagiging vlogger ko. So, sabi ni mama ko at sabi ng aking sa aking fiance na ipahinga ko muna. So, magbibigay lang ako ng months kung kailan ako babalik sa pagiging YouTuber ko at sa pagiging streamer ko. So, mga bandang November or December, pero hindi muna ako magbibigay ng araw para hindi kayo mag-expect sa akin. So, hintayin nyo lang guys kasi hinihilom pa
ang aking sugat na ayan, oh, na-open na. So, kung mapapansin nyo, na-open na yung sugat ko dito, pero sa likod, medyo di ko masyadong may papakita sa inyo gawa na nakatakip pa. So, may basa-basa pa. May mga konting pang sugat na kinakailangan mo ng takpan. And then, if ever na maging ganito na siya, maging sarado na, pahilom na siya, matatanggal na doon sa likod. So, yun nga, na kung matatandaan nyo, last vlog ko na in-upload ko yung my operation bukol, kung makikita nyo, medyo matagal-tagal na rin yun. Hindi ko alam kung araw na o buwan na. So, ngayon, kinakailangan kong bigyan ko pa din kayo, syempre, ng konting update at saka ng aking kung ano man yung mga nangyayari dito sa akin. So, dalawa yung naging operation ko. Kung natatandaan nyo, yung isa sa likod at saka dito nga, sa aking leeg. Yung sa likod naman, yung naging resulta, which is kulani lang. And also, may dito sa leeg na ito yung naging cause ng TB. Okay, so meron akong sakit sa bukol, the which is na tinatawag ni Doc na extra pulmonary tuberculosis anisitis yun. So yun yung, di ko alam yung banda ulit kung tama ako. So yun, ano na, in short, TB. Ayan, so sa sarili ko, ako, in-x-ray ako, so lahat, in-exam ako ni Doc. So clear yung lungs ko, yung baga ko. Ayan, so wala nagiging problema sa akin. Guys, huwag kayong mabahala kasi wala akong problema sa lungs o dito sa baga ko. Walang problema. So, sabi ni Doc na hindi naman porket TB, ang diferensya niya talaga sa baga. Meron din TB na tumutubo sa labas. So, which is, ito daw, itong bukol na to na kinuha ni Doc sa akin. Although, may natira pa na mga maliliit at sabi naman niya na huwag naman ako mababahala gawa na meron naman daw gamot para dito sa TV. So, yun nga guys, na pumunta kami ngayon dito sa may RHU o sa clinic para magpatest ako ng phlegm na kinakailangan para mabigyan daw ako ng tamang gamot para dito sa sakit na TB. Kasi hindi marami daw din cost din sa kaso ng TB . Hindi daw sila basta-basta nagbibigay ng mga gamot na yung mga ordinaryo na iniinom natin, like by Jessic ni Yusef, na kapag may sipong kasi po, sige, take ka na ni Yusef, pag sakit ang ulo, by Jessic, take ka nun. So hindi, mas parang in short, maselan yung condition ng pagiging isang TB. So yun nga, na naghihintay pa rin ako yun, sorry. Medyo napuputol yung speech. So yun, na balik tayo ulit dun sa pinatest ako ng phlegm, na naghihintay kami ngayon ng resulta. Ayan, para mabigyan ako ng tamang gamot dito sa RHU o Rural Health Unit dito lang sa Meda o sa clinic. So hopefully sana na sabi ni Doc na huwag ka mabahala na magagamot pa rin yan. For the meantime talaga, kinakailangan mo muna mag-take ng gamot na for 10 months to 1 year. Ayan. So, yes. Pero as of now, okay naman ako. Yes, I'm feeling well. Yes. And nagpapalakas ako para sa inyo. So, araw-araw din ako nagdadasal at araw-araw din ako nagpapasalamat kay God na ginagabayan ako araw-araw at binibigyan ako ng lakas na loob. Ayan. So, hindi ako nagtitink na negative, guys. So, ako yung taong good vibes ako palagi. Ayoko ng mga negative na iniisip. No? So, kung kayo, meron kayong pinagdadaanan din, na katulad ko, or may problema kayo na kinakaharap, huwag kayo masyado seryoso, guys. So, lahat ng mga problema, lahat ng mga ganitong sakit ay may solusyon. So, huwag yung masyado, isipin nyo, pero huwag mo yung masyadong dibdibin. So,
instead na mag-isip tayo ng mag-isip ng mga negative, ay isipin na lang natin yung magiging solusyon at magiging good vibes tayo. So, laban lang. Huwag kayong masyadong ano, huwag kayong masyadong negative. Ganun talaga, may pinagdadaanan talaga tayo na ganito, na may pinagdadaanan yung mga ibang problema, pero malalakpasan at malalakpasan din natin yan. So, yun lamang po, no, guys. And this is my konting update. Kung mapapansin nyo, hindi ko na puputulin to. Dadiretso ko na to i-upload sa YouTube kasi naghahanap na si YouTube na. Maski na rin ako, namimiss ko na mag-vlog. Pero hintayin nyo, guys, ang pagbabalik ko. Ayan, hindi pa to yung pinaka-comeback ko. Kumbaga, nagbigay lang ako ng speech. Nagbigay lang ako ng pasasalamat sa mga taong nakaalala sa akin. Sa mga taong nandiyan. Nandiyan sa akin, ayan. And also, yung nga yung cause ko neto na yes, okay lang ako, guys. And hintayin nyo ang aking pagbabalik. So, peace out! Power! So, huwag nyong kalimutan na magdasal palagi sa taas kay God. So, araw-araw tayo magpapasalamat sa buhay na binibigay niya sa atin. Alright? Pahalagaan natin ang buhay natin, guys. Mag-ingat po tayo. And also, syempre, think positive and good vibes. See you on the next vlog. Wapak!